pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw po si Amy Buiko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating nalubhasang doktor. Kasama ko po si Doc Sosie De Leon. Hello po! Hi Amy! Miss ko na kayo at saka ang ating mga viewers. Hi Doc! Nakaka-miss ka! Nako! Ay, kita ko na naman yung nasa likuran mo! Oy Amy! Yes po! Ang hirap pa! Nag-deliver ako ng rabbit meat sa somewhere in Cavite. Hanggang post, tollway, pagkatapos yung diesel, ha? Grabe! Grabe! Oh, grabe, no? Kagabi pa uwi ako, nakita ko yung mga sasakyan, nakapila sa gasolinahan, at yung big three na tinatawag natin na mga gasolinahan, karamihan dito sa lugar namin, nagsara. Sobrang taas ang gasolina. Saka ng diesel. Container doon sa mga hindi gaanong sikat. Oo. Okay. Kaya mapansin mo, nagtitipid na talaga ang tao. Pero alam mo, the best way na magtipid is isynchronize mo yung lakad mo. Mm-hmm. At huwag ka nang mamasyal kung hindi negosyo yung gamitin mong sasakyan, di ba? Opo. Saka isa pang way po is kung kayo ay grupo naman, isang sasakyan na lang yung gamitin nyo. Ano na lang kayo, share-share na lang sa gasolina. Kawawa na may-ari ng kotse. Oo nga. At masyadong apektado na ang agrikultura natin dyan. Yes po. Naku kami, Doc Sosie, magpapatubig pa kami. Mataas ng gasolina. Hindi kami irrigated So, sa palay? Palay, oo. Sa pa yun. Diba sa panahon ngayon, ang anihan pa naman natin, ito, mayroon ang umaani, pero talagang anihan itong pagpasok ng Holy Week dito sa amin sa Nueva Ecija. So yan, meron pa mga habol. Yes, opo, palay. Habol pa yan ng patubig. Kaya yung iba dyan talagang umiiyak pagdating po sa krudo. Yun. Kasi kanina, hindi ko naisip yan. Naisip ko lang yung transport, let's say, yung mga talong natin, yung mga petrolyo, tsaka yung nanggaling ng bukid. Gagamit yung mga traktora, tama ba? Opo. Lahat naman ng machinery natin sa bukid ay ginagamitan pa rin natin ng mga diesel, ng gas, krudo na yan . So, lahat po tayo apektado. Kaya hindi po ako magtataka. Baka sa mga susunod na panahon, tumaas din po ang presyo ng mga bilihin natin galing sa agri. Oo, sigurado yan. Ngayon, pwede naman, kalabaw na lang gamitin. Kalabaw, oo. Sa amin dito, meron po mga ilang-ilang mga kalabaw at mga may kabayo pa minsan na ginagamit para panghatak, no? Pero karaniwan na rin po kayo, puro pick-up na eh. Iba na eh. Pero alam mo, ini kawawa ang mga magsasaka natin. Opo, totoo po yun. Paano may papasok sa market yan, additional capital sa kanya yung purunin ko na yan sa farm inputs, no? And then, tutumal dahil magiging mahal yung agri products natin. Yes, diba? Doc, masingit ko lang, no? Hindi lang yung mga nagpapalay at nagbubukid ang apektado sa taas ng gasolina, no? Pati yung mga mangingisda kasi yung ating mga bangkay ginagamitan din po ng motor yan. So, pagka sila magsado din, di ba, Doc? Ngayon, maabot na ng 70 plus at posible, umabot pa to ng 100 plus sa mga susunod na panahon. Ano na lang yung iuwi ng ating mga kababayan na pinagkakitaan ni pangingisda kung minsan wala pang mahuling isda? Yes. Lahat ng sektor, kahit yung mga putas, at sana matapos na yung kaguluhan sa ibang bansa, no? Opo, at dalangin nga natin, huwag na pong
lumalang kasi lahat talaga tayo apektado. Dalawang bansa lang nagkagulo pero buong mundo ngayon ay nagsasuffer, di ba? Nakita naman natin. Katatapos lang natin, ito nga buti nga eh, maganda-ganda na yung ating paglabas ngayon dahil sa COVID, halos lahat tayo eh, boosted na. Meron na tayong naka-level 1 na halos lahat. Ngayon ay nakakasama na nga sa rally at motorcade. So, maluwag na tayo. Pero dahil nga yung iba naman, dahil sa taas ng gasolina, eh ayaw na rin sumama. Magbahay na lang muna ako. Yun ang nangyayari. Oo, Emu. Sa sobrang excitement ko dahil medyo lumuwag ngayon, di ba? Nag-breakfast kami. Hindi ko nalang sabihin sa isang lugar. Kilala yung lugar eh. Ang sarap. Langgunisa. Namimiss ko na eh. Oo. Di, tsaka yung mamasyal ka ba na fresh air ang malang hapon na sa probinsya ka, tapos ang sarap ng breakfast mo. Di ba? Dok, ano yan? Masarap yan. Long silog. Longganisa. Ano yun? Sinangag, itlog. Aha, okay. Long silog. Longganisa, sinangag, itlog. Ayan, okay. Ayan, masarap. Meron kang, sa iba kasi suka. Sa amin dito, talaga, mga patis, kamatis, at sipuyas. Diyan namin sinasawsaw yan. Ganon? Oo. Mas sa akin, suka, tsaka bawang na lang. Suka, bawang, ayan. Uy, naglalaway ako nga. Masarap din yun dok, ano yung kanin na yung kanin mo eh ikot mo dun sa pinagkirituhan ng ano na longganisa. Talagang punong-puno ng lasa yon. O nga kahit nga bitin ka na sa longganisa, yung hinalo mo na yun tsaka sukat bawang eh, pwede na. Oo. Kaya ngayon dok, meron tayong makakasama galing sila ng Lukban. Ano ba na iisip mo pagka sinabing Lukban? O di longganisa. Longganisa, kaya nga po pag-uusapan natin ngayong araw ay Lukban Longganisa. Kaya abangan niyo yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Sosi, ang aking ipapakilala ay matagal na po sila sa larangan ng paglolongganisa. Kasama po natin si Ma'am Maria Teresa Quevedo, Marketing Officer ng Mamadels Lukban Longganisa at ang puso at utak ng Mamadels, si Mamadels Delia Quevedo. Hello po! Hello po! Hello. Hi! Good morning po! Hi po! Good morning! Ma'am! Mga ma'am! Ayan! Kaya pag-uusapan natin itong longganisa. Si Ma'am, si Mama Del ang gumagawa sa iyo ang recipe mismo, tama? Yes. Since bata. Yun, kailan po ito nagsimula, Ma'am? Kailan po kayo nagsimula gumawa ng longganisa? Dalagita pa po ako. Maglongganisa kasi minana ko pa sa akin mga magulang ang recipe ng paglolongganisa. Kasi yung aking magulang po yung pagkakarne, pagka merong natirang karne, aming nilalongganisa. Hanggang sa ngayon, nagkakate na kami. Magbibili kami ng baboy para gawin longganisa. Tapos yun. Marami Galma. Namin yung nakakatikim, nakakapili, yun. Hanggang sa kaya nagunong na nasa online na siya. Actually, nilagay yung namin siya offline. So, para mas magkaroon, dati kasi parang generic na, nag-nolongganisa. Pero well-known na siya na nag-nolongganisa. So, parang naisip namin ni Neil na parang kailangan natin lagyan ng identity. So, naisip namin siyang ilagay online. So, after noon, that was 2018 pa. So, before naman, malakas na rin yung ganito mama. Pero, mas naging maganda yung flow ng sales nung nilagay namin siya online. So, malaki talaga natutulong pag nilagay online yung mga product, mga local product natin, di ba? Actually, nag-garant kami ng mga, meron kami mga customers abroad. Yung mga friends namin, dinadala abroad. Yung nakakapag-deliver kami Luzon, Visayas. So, mas naging well-known siya. Then, nabuo yung pangalang Mamadels Lukban.
Ma'am, ano ba yung ano pinagkaiba ng lasa ng ating longganisa? Kasi di ba marami may batotay dito sa amin, sa Nueva Ecija batotay. Meron pa iba-ibang klase ng longganisa. Ano ang lasa ng lukban na masabi nating natatangi talaga siya? Ang pagkaiba po ng longganisa lukban is yung spices na narigano po. Ang pinakalang ano po na herbal ano po siya. Dali, ina-extract namin yung oregano leaf. Tapos, yung pinaka-juice niya, sinasama namin yung sa mix ng cactus. So, parang yun yung pinaka-distinct taste ng lukban ng ganisa compared sa iba. Pero at the same time, garlicky din siya. So, mabawang talaga yung lukban ng ganisa. Tsaka marami na rin po siyang flavor na merong sweet and spicy. Merong sweet. Spicy, original. Merong original garlic niya. Pinaka-original ng kanisa. Pero pinaka-mabenta talaga original. Lalo na pang first-timer na kikim. Gusto nila yung talagang original na lahat. Teka muna, Amy. Matawag ko sa mag, ano matawag dyan? Sa lalaki, magbiyanan. Magbiyanan din, pag babae, tama ba? Biyanan din po. Ah, okay. Tatanong ko lang, sinasabi ni Ma'am Del na minana niya pa sa kanyang magulang? O yung magulang niya, minana pa sa mga lolo-lola niya? Hindi, sa nanay na lang, ano? Sa nanay? Pasa-pasa na recipe ito eh. Generation to generation. Ibig sabihin, yung recipe niyo yung yan, sikreto? Hindi pwedeng ibubulong mo sa amin? Oo. May pagkakaiba ho. Kasi kahit nung ganisa lukba, marami ho recipe. Kaya kami, mayroong talagang... May parang may sariling tasa. Na mag-figured out po na ito yung lukba ng ganisa ng ganitong manggagawa. Tapos pag tinikman niyo kay Mama Del, kay Mama Del po. Di ba mapagpagpagpagahan mo sa adobo? Alam po natin lahat na paano ingredient sa adobo. Pero nagkakaiba-iba siya. Depende pa rin kung paano mo ito, kung paano mo siya, di ba po? So parang ganon. Parang bandong ganisa. Pero pag sinabi mo, malalaman mo siya kung mamadalsok ba itong ganito ba ito or gawa ba ito sa ibang magagawa. Eh, sikreto pa rin kami ingredients. Oo, parang ganon. Iba sa iba. Yeah. Hindi basta based lang na ingredient kasi may mga specific pa kami ilalagay. Bakit sikat ang lukban? Kanya-kanya, di ba? Yung Batangas, Lomi. Bakit sikat ang lukban langgunisa? Anong pagkakaiba meron kayo sa langgunisa ninyo? Bakit sikat lahat ang bayan ng lukban? Eh kasi yun yung unang laging produkto ng lukban. Kami sa lukban. Pag sinabi nung ganis sa lukban, sikat na sikat na agad yun. Kasi masarap mo talaga ang lasa. Mabawang, then at the same time, madadasal. Pag sinabi nung ganis sa lukban, ay kilala mo talaga agad. Medyo ako may pagkakaiba sa iba, malalaki yung pagkalukban nila, di ba? Yung sa lukban lang yun, medyo maliit. Mas maliit eh, oo. Di ba? Dalawa sizes kasi yung isang big, isang small. Meron pong big, may small. Oo. Akala ko naman, kaya sila maliit. Dahil parang makompress yung lasa doon sa loob. Oo, same din. Parang ganun din. Pero Amy, may matrabaho yan, Amy. Mientras listan mo, mas maraming tali ang ginagawa. Alam mo, Amy, nung gumawa ko lang gunisan, tinatali eh, tas may casing. Mayaw ako dahil yung mismong daliri ko, natali ko. Which is abaka po, abaka tayo. Tawag po dito, locally, talong sa kanya isipan. Pero, Ma'am Therese, yan, pinakwento nga ni Doc Sophie nung matrabaho pagka mas maliit. Eh, paano ba yung proseso? Paano ba ginagawa itong ating lukban longganisa? Ayun po eh, dali isang buong pigi or kasi. Ang pigi pala ginagamit. Kailangan po, inaalis ko muna yung balak. Naman at the same time, pass. Bali, ano po siya? 70-30 po ang
ratio niya. 70% lean, then 30% fat. Para ma-maintain niya yung, ano, yung moist at the same time yung texture. Kasi pag medyo mas marami yung lean, matitigit fresh. Basically, 70-30 talaga pag pinaliliit muna siya, tapos gilingin. Pagka gilingin, saka titignan po ng mga ingredients. Tapos, hahaluin na siya. Pagkahalong niya, halong-halong. Pantay na yung halong niya. Oo, matikulay niya, isa na kulay. Tapos saka po sisid sa casing. Manually ah, bali kasi pala, ano, parang until now, ginagamit namin yung traditional way ng paggagawa na ng pancit, so which is by hand. Yung iba kasi gumagamit ng machinery. Yung mga machine, oo. Oh, oh. Mabilis. Oh. Yung sa amin kasi ano eh, parang we keep it traditional way, parang gano'n. Bali by hand namin ginagawa. Bakit Therese? Bakit kinakamay? Eh, pag kinamay, di ba, madaling masira? Sabi nila, madaling mapanis. Before, meron dito kasi ng protocol. Before okay. Mag-work yung mga tao, kailangan hand-washing, ganaan, lilinisin yung mga gamit. Ayan po, so, minsan, actually, gumamit din kami ng gloves, di ba, nag-gloves din tayo. Yes, pero, kasi nung sa gloves kasi mas madali talaga pag by hand eh. Kasi minsan pumaan, iba yung hawak. Parang mas iba yung hawak kapag may hand. Oo, before we start. Saka naka-gloves siya. Naka-gloves, hindi natin nag-gloves tayo. Saka yung naka-hairnet. Hairnet. At saka dapat malinis ang kuko. Diba? Kailangan refer din yun. Teka muna, sinasabi ninyo, kinakamay ninyo. Ganong karami ba ang production ninyo within the day? Bali, sa isang araw po, alas na 150 kilos. 150 kilos? Kaya usually nag-start kami 4 a.m. Bali sa loob mo ng linggo, nakaka-400 kilos o ako. Paggawa sa loob ng linggo. Oh, that's why kapag may mga ano pa lang, may mga big orders kami, nire-refer talaga namin at least 3 days before nung target date nila ng pick-up or delivery or shipping. At least magpapasabi na sila kung mag-place na ng order nila kasi ini-schedule namin siya kasi nga since manually, yung traditionally namin hindi nagawa, mas matagal unlike sa mga ibang ipapakain na eh. Yung as in, Therese, sila sabi mo manual, 140 kilos. Do you do it by your own yung kayong magbiyanan or meron ka pa kung hinahayag ng tao? Yes po, may mga tao. Mga ilan? Ilan yung tao niyo? Kaya ni Mama maghalo-halo. Tagatimpla lang. Tagatimpla na lang siya. Tagatimpla lang mo lang. Siya lang yung nagmamanage siya pagtimpla. So, lahat ng gumagalaw, tao na. Ilan na kaya ninyo po? Ilan ang manpower niyo, ma'am? Bali, sa 150 kilos, mga 6. Mga 6 po. 6 to 7, gano'n. 6 to 7 na katao. Oo. Sige. O, mabalik ka pa doon. Mayroon ng 3 p.m. 3 a.m. 3 a.m. po. 4 a.m. kayo nag-i-start. Bakit? Amy, tanong ko lang. Bakit kinakailangan madaling araw tulog pa ang mga tao niyan? Ano, may relasyon ba yung freshness? O bakit? Bakit 4 a.m.? Kasi yung matagal lang kasi manual nga ang trabaho. Nakabot po ng 3 to 6 p.m. 3 a.m. to 6 p.m. Ah? Natapos yung trabaho. Dok, 3 a.m.? Diretso talaga. May break till. Oo nga. Ibig sabihin, siguro I would presume kasi ako ay meron din kaming meat chop. Siguro dahil kinatay na madaling araw sa slaughterhouse, di ba? So yung freshness, paano? Ilan ba mo yung nakakatay ninyo sa isang araw? Bumibili pa ba kayo additional na taba o paano? Bumibili po kami ng mismo additional na taba po. Pero madaling araw nga po yung katay. Kaya kailangan po, madaling araw kami magsisimula. Tsaka yung pag dito kasi sa Lukbat, maagap talaga ng sisimula. Provincia, ganun.
pagdating ng mga alas 3 dito, makikita mo sa mga kalsada, may mga nagtatrabaho na, ganun. Lahat ng mga maglolonggalisa, naglolonggalisa na, madaling araw pa lang. So, parang naging way of living na rin dito ng mga tao na start early in the morning. Baboy lang ba ang ang recipe niyo? Ibig sabihin, yung main ingredients niyo baboy. Main ingredients ko talaga is baboy lang, di ba? Pero nag-try din pa rin dati ng chicken by request. By request po. By request po. Ah, by request. Hanggang ngayon makakain pa rin kayo basta may request. Mm-hmm. Yung iba po kasi ayaw nila ng baboy or yung iba bawal, yung iba matatandaan. Pero gusto nila pa rin makasikip na nung balonggalisa. So, ginagamit po namin chicken breast. Ganun yung laman po. Okay. Pero pag chicken breast, wala kayong taba. Iba magiging pagkulat. Sinaligan po namin. Pero po kasi taba naman yung chicken eh. Ano yung taba na nilagay nyo? Yung skin? Or hindi? Hindi na po yung skin. Kasi magaling po. Na pola. Meron po talagang chicken fat. Pero hindi po super dami ah. Pag yung mga chicken mukbang ganyan sa po, hindi po super dami na patak. Kasi nga po, yung mga pong mga umu-order, bawal na sa kanila yung masyadong makolesterol. Pero pag hindi kasi nakahaluan ng konting fats, kahit konting-konti lang, may iba kasi yung texture. At saka at the same time, yung lasa dito. Kasi minsan yung lasa ng chicken kasi nasa ano nila eh, nasa fats nila eh. So, pero hindi po kasi dami nung 70-30 at like sa pork. Sa pork, oo. Okay. Mamay, may tinatawag tayong curing. Di ba binababad yan? Yung ganito. Tama? Binuto lang po kasi minimix po naman eh. Minimix po yung templa. At the same time kasi, sa halo na siya ng pantay, parang mag-infuse na yung lasa niya pag nasa loob na natin. Yung 150 gram ninyo, isang halo lang yon, isang sikretong timpla ninyo, pagkatapos, gano'ng katagal minamasa ng tao yun? Mga 15 minutes to 30 minutes. Okay. Dali, para po mag... Para pantay na pantay. Tapos, traditional din yung ilalagay nyo doon sa gilingan. Pero parang meron kayong budo na maganda. Tapos may casing. Ano ba yun? Tsaka yung casing. O yun sa casing ninyo, meron ba kayong tinatawag na skinless o lahat may casing? Yes, lahat po may casing. Nung ba't nang ganito sa talaga kasi may casing eh. Kasi kaya tali at muna namin. Kasi pag wala casing, nasabi ko yung pagkakitos. Kailangan na yung nakakasing. Ano yung ginagamit nun, Dok? Ma'am, yung... Casing. Ano tawag ba? Casing, K-A, Ano yung baboy? Ano yung yung collagen? Pantay-pantay po kasi ang sukat ng collagen is yung sukat ng baboy. Tsaka, pag po bito kong baboy, minsan kalimitan na may amboy. Bito ka ng baboy yun, yung nilalagyan na nung nilalagyan ka na. Kaya, pagka-collagen, dito nilatap ko na tao. Ibig sabihin, dati, nung original nyo, si nanay ninyo, siguro wala pang collagen noon. Wala pa po. Di ba? Ito ako dati. Yung dried po ay. Dry. Okay. Oo, nung muna pa lang. Yes. Pero ngayon po ay ginagamit na kayo yung collagen. Yung collagen is synthetic siya. Nabibili na lang yun eh, di ba? May isang box po. Bakit hindi na ho kayo pakiulit? Ba't hindi na kayo gumagamit noong import? Karamihan yan, yung mga sa bituka, imported yan eh. Bakit hindi na? Eh kasi kasi siguro by generation na rin na na-improve na ang longganisa. Hindi na po na yung bituka baboy. Kasi nagkakaroon nga po ng insekto pagka nakasabit na. Niyadapuan po siya, nakakamit po kasi kahit na siya ay tuyo ang pagkaka bituka nga po siya, may amoy, kakaroon ng amoy. Kahit na siya ay tuyo na. Pero kung titignan niyo yung collagen at saka yung talagang bituka ng baboy,
parang walang pagkakaiba o kitang-kita ang diferensya pag bibili ng mamimili? Yung bago yun, iba-iba suka. Iba-iba suka to kasi ni malaki ni maliit. Yung collagen, isang sizes lang po siya. Mm-hmm. Ito po ang, diretso po ang suka na, ang sizes. Tuwid. Opo. So, kumbaga, mas madaling i-manage lalo na sa pagtatali pagka naka-collagen kasi yung bitukan ng bakoy, no? Kapag yun, pagpapak niya, sukat-sukat siya. Isa ng sizes. Daling niya yan. Hindi ka meron po kasi malaki. Mahirap i-repack. Pero Amy, sabi nga nila, nagbabago na, no? Ako minsan kakain lang gunisa, pati yung tali nakakain natin eh, di ba? Wala bang ano, yung absorbable o yung ano yung tawag doon, yung nakakain din yung tali? Yung mapapagod dito, hindi sasabog yung longganisa. Inaalis po yung buntal, pagpipritos, yung dalawang tabi para magkaroon po siya ng hangin. Kasi pagka yung di po walang hangin, puputok po yung longganisa kasi wala siyang hangin. Pumuputok po yung balat niya eh. Parang sa ano din, yung longganisa. Medyo pag pinipritis po yun, pinitintos ng, pinutusok ng pinidor. Pag niluluto. Pero ang sinasabi po ni Dok Sosi, minsan daw po nakakain niya mismo yung tali. Tali. Meron ba paraan para yung tali ano ba Dok, mawala? Ibang way para ipang tali doon? Oo. Meron bang substitute sa tali o talagang tali lang ang pwedeng gamitin? Tatanggalin tayo yung tali. Oo, at natanggal po yung tali. Before niya yung tali, tagal naman yung tali. Tapos maliit lang pero po. Pero sa production po, obligado talagang may tali. Oo, ayun. Kailangan po. Para... Kasi gamitan po yung sinasabi kasi sa pinaka sa bitan nakasabit sa pinaka yung originally sa bitan ngayon naman naka ano siya naka plastic na kasi nga kita mo lang yung medyo dati talagang pag pumunta ka ng palengke makikita mo nakabandera yung mga longganisa eh naka ano parang cortina ladlad eh diba pero Dok Sosi alam mo mas masarap nga minsan yung tali eh kasi malasa. Pag nakain. Ay, tali pala to. At saka sa, dyan sa tali, dumidikit yung sugary. Yung sugar, Ayun, sige nga po. Mama Del and Ma'am Therese, mamaya pag sa ating pagbabalik, magbe-break lang muna tayo. No? Pero sa ating pagbabalik, pag-usapan pa nga natin, ano ba yung mga iba pang raw ingredients para po dito sa ating longganisa. Saka, pagdating naman po sa banggit naman ni Ma'am Therese kanina, eh, pinasok niyo na online. So, pag-usapan din natin yung marketing at maganda ba ang kita sa negosyo ng longganisa. Ayan, abangan niyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Dok Sosi at ang Mama Del, si Ma'am Therese at si Mama Del. Ayan, hello po. Ma'am, tanong ko lang dun sa mga ingredients natin, no, baka meron sa mga nanonood natin na gusto din subukan maggawa ng longganisa. Ano ba yung mga raw ingredients na kailangan natin i-ready sa paggawa ng longganisa? Ang basics po ng longganisa eh asin, paminta, betchin, saka paminton, oregano juice. Saka may iba pang mga panimpla na hindi lalagay kami. Secret ingredients. Bali yung oregano, extracted siya galing dun sa dahon. Oregano siya. Amy, parang yun ang sikreto nila, yung bihira yung oregano leaves. Tapos ano yun, minamas nila, yung dinudurog nila. Tapos yung katas lang ba? Di ba pampalis ng sipon yun, yung oregano? Oregano? Oo. Marami po yung gamot. Mga health benefits pa. At the same time, di ba, on the other side, medyo healthy din na itong patong ganyan. Kahit may fat. Ano yun? Ang sikreto namin.
Tsaka mayroon pang mayroon pang Mama, kaya nyo nilagay siya dahil pang amoy o pampadagdag talaga sa lasa? Pampadagdag. Aroma. Aroma. Pinakalasa niya. Parang may aftertaste. Sa amin kasi dito, Dok, ano, garlic eh. Baka isuggest ko yung maglagay na din ng oregano para maging lukbad. Two major ingredients talaga na lukbad. Garlic. Garlic at saka yung aroma ng oregano. Oo. Ngayon ko lang nalang oregano pala yun kasi lukbad. Lukbad ng galing. Kaya sabanggit din ni Doc kasi kanina may asukal. Nailagay niyo po na asukal, ma'am? Pag po may flavor na, nailagay po namin ng asukal para matisip siya. Saka halba spicy. Nalagyan din po namin para maging... May so spicy, may chili din. By request lang po ah. Kung gusto ni customer ay gusto nila spicy. Maanga. So yun, magagawa po natin. Gusto yung sweet and spicy. Parang kinakasugur ang ha. Sweet na lang. Sweet lang ma. Meron din sweet lang. Malang spicy. So depende sa manlasa yung order. Actually, lang pong luto ang magbandong gano'n. Iniihaw, then yung traditional na luluto sa tubig, then pan fry. Nilalawak din po siya sa pasta. Actually, dun po sa ano, lukbat ng ganita page na. Yun, nag-start pa lang kami ni Kamila. Okay. Kaya, higit kasi kang maging, ano, konong yung page natin, yung lukbat ng ganita page natin, ganun. So, naisip ko, sabi ko, wait, at maglagay kaya ako. Every week, maglalagay ako ng mga pwedeng gawing recipe for lukbat ng ganita. So, yun yung isa. Yun yung naisip ko. Pero sige, every week, maglalagay ako ng mga recipe na pwedeng gamitan ng lukbat ng ganita. So, yun. So, naging maganda naman yung feedback. Pwedeng ilaw sa pansin. Oo, pwede siya ilaw sa pansin. Sa pansin lukbat, usually nalagay. Ilaw sa itapay. Madami. Madaming pwedeng gawin sa ganisa. Ginawa namin yun sa carbonara dati. Carbonara. Mm-hmm. Inihaw. Sa carbonara, kapalit ng ham, eh, yung ganisa. Oo. Masarap pa. Amy, lahat ng ingredients si Madine, pero hindi magiging langgunisa yan ng walang baboy. Sabi nyo sa baboy, sabi nyo kami, pigi at saka kasim. Eh, mahal yung kasim. Yun ang main ingredient. Okay, ngayon, napansin ko din na depende rin eh, yung lumalabas doon sa gilingan, yung size noong ng taba o ng laman, may relasyon sa sarap. Anong size naman ang ginagamit yung gilingan? Yung pinaka-plato. Yung blade po ng gilingan, hindi masyadong pino. Kasi pag pino, hindi masarap. Hindi mo ma-appreciate yung lasa. Kailangan medyo parang tinatat lang siya. Chunky yung parang na-maintain yung kanyang texture. Napintay yung moisture. Kasi pagkaginin din, hindi maganda. Hindi maganda kaliliit. Kailangan minanguya. Talaga. Pero pumapa, yung taba kasi, hindi ka, pag nilagay mo sa gilingan, nadudurog eh. Sa mga tuwid, yung taba ba, inaatado nyo o gumagadaan din sa gilingan? Kung kami sa blade ng gilingan, yung ginagamit po namin ay malaking butas. Malaking butas doon sa gilingan. Okay. Para tinatad lang siya. Kasi nung unang panahon, tad-tad nung hindi pa usang butas. Ano-mano. Ang ganisa, tinatad. Manumano talaga. Eh ngayon, siyempre, gilingan na ngayon ang ginagamit para mas madaling, mas madala. Ma'am, nabanggit ni Ma'am Teris, no, kayo'y pumasok na sa online. Pwede mo ba kaming kwentuhan, bago kayo nag-online, kamusta ang bentahan ng Mama Deus? And nung nag-online kayo, ano yung pagbabago? Okay, malaki yung pagbabago kasi nakilala kami. Tapos, dumami ang customer namin, natikman yung lasa ng longganisa. Ayan, umulit-ulit lang ng order. Nabigyan ng chance yung ibang malalayo na parang na-discover nila, ah, pala yung longganisa. Kasi sa online nila,
eh. Kasi yung iba kasi hindi nakakapagpagaling ng Quezon. Ganun. Pero pag nakita nila online na parang masarap yun na. Parang nagkakaroon ng cravings yung mga tao pag nakita ng tours, di ba? O sinabi nilang kanisa, no? Ban. So, ayun. Kaya yun, nag-start kami mag-ship sa iba't ibang iba. Pero then, alam mo, alam mo, medyo nag-boom na talaga. Actually, nag-boom na talaga. Kasi mas okay. Magkakaroon pa. Ayun. Kapag nalasahan po yung organisa namin, kinuulit nila. Kumuulit, oo. Yes, Doc. Oh. Teresa, tsaka Mama Del, bakit, alam mo, Amy, marinig ko lang salitang lukban ng gunisa. Naglalaway ka na eh. Ibig ko sabihin, marami ba kayo sa Lukban na gumagawa at isa kayo sa mga kilala? Bakit nakilala? Bakit nakilala? Ang pinakamahanap ko ay ng Lukbanin. Okay. O Lukbanisa. O kaya tinawag na nung ganisang Lukban kasi alos lahat karunong gumawa. Pero iba-iba ang lasa. Iba-iba po ang lasa ng Lukbanisa. At sa tingin nung ganisang Lukban, pag nalasahan, ito malalaman ko saan gawa ang Lukbanisa. Na-excite tuloy ako matikman itong Mama Del's Lukbanisa. Kasi kanina pa nila sinasabi, umuulit, bumabalik. Parang, so, actually, at kakaiba yung lasa. May sarili yung mga kinalasa. May mga regular customer po kami na mga restaurant, mga resort, na yung Lukbanisa namin yung na-serve nila for breakfast. Mm-hmm. Kaya parang, mas maraming na e-engan yung make yung lalo kasi natitikman sa iba't ibang lugar. Opo. Ma, may tanong ako. Kasi di ba, Doc Sosie, meron mga ASF pa hanggang ngayon naman eh. Meron pa naman ASF. Eh, ang number one ingredient natin, itong mga baboy. Gano'ng malaki yung naging epekto nito sa inyo? Saka nagkaroon ba ng pagbabago sa presyo ng inyong Lukban Longganisa? Super laki po. Lalo na po nung kasasagan ng ASF noon. Medyo nag-increase po kami kasi talagang kailangan po pag-increase din kasi pumaas po talaga yung mga presyo eh. Lalo na yung mga fresh meat, ganan. Tapos, syempre po, ayaw din naman nila magpalugi. Kaya itataas nila. So, kahit mga regular na kumukha kami dun sa magbababoy na yun, tataas niya din kami. So, ang magiging impact po nun sa mga customers namin, itataas din kami. Ako, napakamahala ng baboy ngayon. To a pound gate price, nasa 2.20. Oo. Ay, magkano naman po ang langgunisa ninyo? Yung pong maliit namin, yung regular size, actually may special price kami for you. So, message na lang po sila sa Facebook page namin. Ah, okay. Pero yung maliit, pwede sa Manila kasi. Meron mo dito ano kasi ang mga presyo dito eh. 220 ang malaki. Ay, malaki 20. 220 ang maliit ay 120 to 100. Depende po sa seller kasi. Iba-iba. Pero yun po yung range. 110, 120, 130. Pag sa regular size po yun ay maliit. Pero pag yung malaki po, 120 to 130. May nabanggit kayo na yung mga garlic, bacon, at saka asin. Wala kayong nabanggit na yung naglalagay ng TBP o kaya ng soya base. Ay, na hindi pa may naglalagay. Pero yung mga iba, naglalagay niya, di ba? Yes, yung iba po, pero kayo po pinakang original po talaga kang nila. Kasi po, yung mga TBP na nag-absorb po sa lasa, nag-absorb po sa timpla, natabang. Okay. At saka po sa texture, kasi malalaman po meeting na kain mo eh. Mm-hmm. So, dun pa lang po. Ang pinaka-edge kasi talaga na, kaya hindi naman po sa pag-ano, pinaka-edge namin sa iba talaga, yung mga gumagamit. Kung si customer, pag nalasahan niya, pag napag-compare niya, malalaman yung pure na karne, laman ng Lukban Longganisa, may halong extender. So, kaya po lagi namin pinupuko sa page namin na proudly talaga kami na no extender yung Lukban Pyramid. Yon, extender. Yes. So, wala kayong extender na inilalagay. Wala po. Yon. Purong karne. Oo. Karne siya. Ma'am, maganda ba ang negosyong longganisa, lalo na dyan sa Lukban? Kasi Lukban is kilala sa longganisa. Ibig sabihin, mataas ang competition dyan. Maganda po.
Though mataas actually, isa po yun sa mga naging dahilan kung bakit pinake ano namin na dali natin siya online. Kasi nga, kapag dito po kasi siya naka-base lang, dito lang, dito sa Lugban, ang dami po talaga competition. So yun po yung naisip namin ni Neil, no, na why not dali natin po sa ibang lugar. So why not dali natin siya sa online para makita ng ibang taga-lugar. So hindi lang tayo naka-concentrate sa lugar, hindi lang sa Quezon. So yun po yung naging dahilan namin bakit kami nag-online. Kasi mahirap kasi din dito dahil marami kami kakompetensya eh. Oo. So, nag-online kami, so yun yung naging mas naging maganda lalo sa pag-online. Bale, lahat ng mga anak mo, sila'y nag-a... Opo, lahat ng mga anak ay na-online. Na-online po namin. Kasi tatlo yung anak ko, palit sila, tumutulong lahat sa anibus namin. Kaya kaya malakakita. Lahat po tulong-tulong. Tulong-tulong po kami. Kaya mas na e-expand po yung business at the same time, yung po responsibilities, di ba po? So, na pag-party-party po nga. So, mas okay yung takbo ng business. Kasi yung bawat okay. Hindi lang lahat naka-atang kayo nga. Okay. Amy. Amy, tsaka Teresa, Mama Del. Ano ba sa English yung langgunisa? Matanong ko lang. Sausage. Oh. Okay, sausage pala. Akala ko siya, yung Vienna sausage lang yung sausage lang gunisa. Parang hindi ko sinasabi. Opo. So, di ba okay. Mas masarap pa rin pakinggan pag sinabi mo longganisa? Okay. Sausage. Oo. Medyo malang ba sausage? Longganisa. Mahaba pa nung kung napanahon yung longganisa. Kaya longganisa. Ay, ngayon naman yung plato. Kaya, pero na, namiyasa ng tawag na longganisa. Kasi nung una mahaba. Ayun po, longganisa pabilog na eh. Ay, ngayon maliit na kaya. Maliit eh. Maliit na kasi nga. Mahal na. Mahal na ang mga... Ano, itatanong ko lang. Magbiyanan, tatanong ko lang. Gumagamit ba kayo ng kwan? Yung iba, nagpo-food coloring eh. Nagpo-food coloring ba kayo? Hindi rin po kami gumagamit. Ay, hindi. So, yung kaya po siya nagkakakulay because the spices na nilalagay namin na medyo reddish. Kaya po ng paminton. Diba? So, yung pinagbibigay kulay. Mas, ano pa rin, mas preferred pa rin namin yung mga natural spices ganun na magbigay kulay kaysa ilagyan namin siya na food coloring. So introduce mo yun na, isipin yun sa lagi namin sinasabi, pinupost namin sa page namin, wala kaming artificial food coloring, then wala din mga additives kung ano-ano, tsaka yung extender, wala din. Natural lang. Ano yung mga preservatives? Ayan, preservatives. Wala po din kami, po, ang pinaka-preservatives niya is natural preservatives. Garlic at haas. So yun na yun. It serves as preservatives na. Okay. Wala po nila. Kasi fresh po yung garlic, yes? Oo nga. Kahit fresh ka, ang tanong ko lang, ano? Inuwi ko. Bumili ako mismo sa inyo. Pumunta ako sa inyo. O kaya, may nabili akong galing sa inyo. Tapos, inuwi ko sa bahay. Ilalagay ko ba sa refrigerator o sa freezer at gano'n ang shelf life niya? Mas maganda po sir sa freezer. Kasi kami ho siya eh. Okay. Mas maganda po ang freezer. Dati kasi hindi pinipreezer. Yung iba kasi kahami lang eh, di ba po? Oo, mas maganda po. Mas maganda po kayo freezer. Para mas safe. Gano'ng katagal naman na bagong masira kung naka-freezer? Kahit 6 months po pwede. Actually, yung iba nga 3 to 6 months eh. Pero mas maganda 3 months para to yung flavor at saka yung texture, yung last niya, simpin pa nandun pa siya sa longan. Hindi mababawasan yung pan. Ah, okay. So tatlong buwan. Tatlong buwan, ang tagal. Basta po freezer ah. Oo, basta nasa freezer. Pitawan sa fridge, sa freezer mismo. Kapag sa ano lang eh. Pwedeng masira yun kasi fresh meat pa rin yung ginamit yun. So kahit lagyan natin yun ng asin or bawang, kasi may tendency masira. Ma'am ito, ano bang tamang procedure sa pagluluto? Kasi ako pag nagluto ako ng longganisa, pinapakuluan ko muna.
Tapos saka pagka natuyo na, lalagyan ng konting mantika. Tama ba 'yon? O meron po. Apo. Bali ano po, kapag lulutuin niyo po siya, lahat, konting tubig po. Ito po 'yung sa namin kapatid. Hello po. So, dahil po kami nag-manage ng business. So ayun po, pag lulutuin po siya, konting tubig po. Papakuluan niyo po ng kaunti. Simmer niyo po siya ng kaunti. Maliit lang po yung apoy. So, pag natuyo na siya, bali, ano pala, tatanggalin muna yung tali or ito to sa pusipit. Then, kapag medyo, ano na, medyo konti na po yung tubig, lalabas yung natural oil niya galing po sa extracted fat kasi, ano siya. So, doon muna siya lulutuin. Kasi, mong langis niya. Yun ang masarap. Naku, parang gusto ko tuloy na lang Denise talaga ngayon. Paano mo? Denise, Denise, paano malaman luto na? O hilaw pa? Ayan. Ako po, para po sa akin personally, yung catering. Yun po yung sa akin. Mas gusto ko po yung crispy yung catering. Pag makikita niyo naman po yun, kung luto na siya. Medyo brown siya. Ano na daw, yung caramel nung sugar. Yung nakikita, dumidikit na dun sa ano mo, sa sandok mo, Dok Sofi. Alam mo, yung caramel na yun, inilalagay ko sa kakanin yun. Ako din. Oh. Masarap yan, no? Pagkataas mo magprito, itatalbog mo yung sinaing mo dun. O, di ba? Pwede naman na kayo. Patis, yun na yan. Ano ba ang sansawan? Ako kasi suka lang eh. Suka at saka bawang. Ang sansawan ko. Supa din po sila. Actually, yun po talaga ka-partner. Best partner po talaga siya. Sa Lokbal, Lokbal, Lokbal. Iba po yung sa amin. Sa Nueva Ecija, mahilig sa mga patis yung mga tao dito. Patis, kamatis. Doon. Hindi ba yun? Yun na, ano. Okay. Anong ginagawa nyo naman? Siyempre, minsan matumal yung ginawa nyo ngayon. Saan nyo ini-imbak siya? Meron kayong chest freezer o paano? May mga chest freezer po kami. Pero ano po eh, kinokontrol po namin yung production. Halimbawa po ay walang masyadong order. Kaya po at least 3 days before, yun po yung kukuha namin mga orders. Pero dito po kasi sa Lokban, si Mama po kasi regular din siya nagsusupply sa maliliit na mga tindahan dito ng Lokban. So sa kanya dito po kukuha. So kaya everyday po talaga may production po talaga. Pero yung mga din po namin galing sa iba't ibang lugar. So at least 3 days before, mag-place ako sila ng order. Kaya namamanage po namin kung ilan lang po yung i-produce namin. So hindi po kami natatanggahan ng maraming stocks. Ma'am, na-out lahat. Ma'am Therese, yung inyong ano, kapatid, eh ano naman po ang kanyang role sa inyong sa Mama Dels? Same din po, pare-parehas po kami. Ino-online po namin siya. Pati yung aking anak. Lahat po kami, binibenta namin anak. Sa mga friends namin. Kailangan na ganun. Bali, actually, pag kasi, kagaya po namin, medyo matagal-tagal na po maglulungan. So, yung mga kaibigan po namin, mga kapitbahay namin, alam na na, ay, anak ni ano, yan tayo order. Yung Madels. Tatlo kasi anak ko, bali tatlo yung nagmamanis ng lugarista. Kaya marami kami sila. Okay. Maganda yan, Doc Sosie, kasi may produkto at may nagmamarket. Minsan kasi, yung meron kang produkto pero wala nagmamarket, kahit gano'ng kasarap yung produkto mo, hindi umaabot dun sa magandang merkado. Yes, tama. Tama ka, Amy. Ang importante, marketing eh. Lahat ng agri natin, ang importante, marketing. Pero kanina, sabi niya, tatlong anak niya. Ang tanong ko lang, palagay ko si Ma'am Adele, ang trabaho niya magbilang na ng pera dahil malaki ba? Tatlo na siya eh. Malaki ba? Gano'ng si Ben? Malaki. Siya, hardworking pa rin po si Mama. Hands-on pa rin po si Mama. Si Mama po talaga yung pinaka talaga. Nag-manage. Siya pa rin po yung nag-manage. Bukod naman no eh yung... Titipla. Siya pa rin. Oo. Kaya nami-maintain yung lasa eh. Yung lasa noon hanggang ngayon. Ma'am? Titipla po doon pa rin siya. Yes, ma'am, thank you po. Paano namin kayo ako-contact kung gusto namin umorder? Sa Facebook page po namin. Mama Dels Lokban Longganisa sa Facebook ay hahanapin nila. Available din po ba ito sa Shopee, sa Lazada?
Hindi pa po kasi limited po kasi yung mga pag kasi mga frozen na gano'n, mga fresh na So ito ay direct message sa inyo, kayo na yung bahala. Paano mo ito? Delivery? Halimbawa ako nasa Metro Manila. Po, makakapag-delivery. Anywhere. The Philippines. Anywhere. Or aabot tayo ng Nueva Ecija at Bulacan, Doktor. Alam mo, Emi, dadayo tayo sa Lukban. Dadayo tayo sa Lukban. Actually, nakarating na po sa Macau. Tapos may regular customer yung kapit-bahay ko namin. Macau, El Dokso. Sige, malapit lang yung Bulacan at Nueva Ecija. Hindi. Emi, ako'y every year. Nagbabayad ako. Pupuntahan natin. Eh, kasi taga ang aking biyanan ay taga Mayhay, Laguna. Malapit na sa Lugban. Ah, oo. Kaya nagbabayad ako ng kamilyar. Every year, pumupunta ako dyan. Maganda ang Lugban, ha? Ganda. So, pwedeng mag-ana na yung sose. Nakapagkit na ng kamilyar ngayon. Oo nga. Isa lang ang tanong ko na bang ito kanina. Ine-export? Pwede bang i-export? Eh, babo yan. Di ba bawal? Oh, okay. Pwede po. Kailangan po ay naka-freeze muna siya. Naka-freeze po siya. Then, lalagay po sa ice pack. Mm-hmm. Then, ayun po. Pwede naman po ina-accept naman po siya ng mga player. Basta, kung pamatagal is 3 days. Nakahiyado po siya. Ako ma'am, tingnan niyo po, no? Katulad po ng US. Yes. Opo. Oo, bawal po yan. Kahit process, mm-hmm. kahit yung mga burger. Bawal po yan. Oh, kaya ingatan lalo kung US dahil wala po silang African swine fever, no? So, yun ang pag-iingat po ng gawin natin. Malayo na inaabot ng ano ng Mama Del's Lukban Longganisa Toksosi. Oo. Ako, Amy, may brought out ko lang, no? Misan masarap ng hapunan ng langgunisa, ha? Agahan tsaka hapunan. Masarap yes. yan, masarap. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at pagbabahagi po ng inyong kaalaman sa Longganisa, lalo na itong Longganisa, no? At ginugutom nga po kami. Isa na lang ako, isa na lang. Pag kumasyal kami dyan, ha? Patikman nyo kami ng Longganisa nyo, ha? Oo, kontrata na yan. Okay. Ay, maraming kapagkita po kami. Sabihin nyo lang yung pangalang Mama Dels. Okay. Mga karating na po kayo. I love na po agad. Ma'am Therese, Mama Dels, any last word po para sa ating mga panauhin? Ay, sa ating mga manonood? Salamat po sa lahat po ng nagsuporta sa aming negosyo. May tumatangkilip ng Longganisang Lukban, Mama Dels. Salamat po ng marami. Ito yung pinapaundakan ng aming negosyo ng Longganisa. Ayun po, thank you po kasi na-feature niyo po kami. So, mas nalaman po ng iba yung about po sa product namin. And at the same time po, yung mga customer namin na talagang loyal customer, ayun po, napanood nila na mas lalo po sila magtitiwala at magtatanggap sa mga products. Especially sa Lukban Longganisa. Yes. Ma'am Therese, Mama Del, thank you. And dun sa isa pang anak, ano po yung pangalan? Ayun, thank you po. Ayun, ulitin ko lang din, thank you po sa patuloy po pag-suporta sa Mama Del at sa produkto po ng aming nanay, sa buong pamilya po namin. Hindi po ito magiging successful, kung hindi tatakilikin din po ng mga tao na laging suporta sa amin. At binabalik-balikan din po is yung lasa at yung quality po ng product. Thank you. Thank you po. Yes, Doc. Hey, pagpapagawa ko ng, kasi nasa rabbit industry ako. Oo, okay. Papagawa ko ng rabbit langgunisa sa kanila. Pwede po. Nasusunod, Doc. Yan naman ang ating pag-uusapan, rabbit langgunisa. Malaking potential din yan, no? Para sa ating mga process food. Yes, so thank you po, ma'am, at sa ating mga kababayan. Amoy na amoy nga natin hanggang dito sa ating mga lugar, kanya-kanyang lugar, ang bango ng mga nilulutong longganisa ng ating mga ka-agri, no? Isang kaalaman na katakam-takam at malaman na episode na naman po ang ating natapos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na at tikman ang Lukban Longganisa na siyang siguradong bubuo sa mga almusal nyo. Hanggang sa muli, ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan! Agri ako dyan.